Magsitayo po ang lahat. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso at isipan, pagsalansan ko'y aking kinikilala, patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa aming lagi ang espiritu ng pagsasaloob ng iyong ikinalulugod, gayon din ang diwang ganapin ito agad at lubos upang kami makapamuhay ng dahil sa iyo, sapagkat hindi kami mabubuhay ng walang pagtatangkilik mo sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Esther. Noong mga araw na yon, labis na nabagabag si Reyna Esther. Dumulog siya sa Panginoon. Ganito ang daing niya sa Panginoon Diyos ng Israel. Panginoon ko, tanging ikaw ang hari namin. Tulungan mo ako na ngayon nag-iisa at walang ibang maaasahang tutulong kundi ikaw lamang. Haharap ako sa napakalaking panganib. Mula pa sa aking pagkabata, narinig ko na sa liping kinabibilangan ng aking angkan na ikaw, Panginoon, ang humirang sa Israel mula sa dinami-rami ng mga bansa. At ikaw din ang sa panahong iyon ay pumili sa aming mga magulang upang maging iyong bayan magpakailanman. Tinupad mo ang lahat ng iyong ipinangako sa kanila. Alalahanin mo kami, Panginoon. Ipadama mo sa amin ang iyong paglingap sa sandaling ito ng kagipitan. Bigyan mo ako ng lakas ng loob, hari ng lahat ng mga Diyos at pinuno ng lahat ng kapangyarihan sa lupa. Bigyan mo ako ng kakayahang magsalita
sa harap ng leong si Asuero upang maakit ang kanyang puso na mamuhi sa taong kumakalaban sa amin at sa gayoy mapahamak siya kasama ng mga nakikipagsabuatan sa kanya. Iligtas mo kami, Panginoon. Tulungan mo ako na ngayon nag-iisa at walang ibang maaasahang tutulong kundi ikaw lamang. Ganap mong nababatid ang lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Ako poon, buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo, ayuyoko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Nahahandang harapin mo, mapupusok ang kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. Yaong mga pangako mo, ay handa mong tupding lahat. Ang dahilan nito poon, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang, gawain mo'y magaganap. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Diyos ko sa loobing tunay na tapat, puso ko'y gawin mong wagas. Nang manauli ang galak, bunga ng iyong pagliligtas. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kung humihingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kung humihingi ng isda? Kung kayo na masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang mabuting bagay sa mga humihingi sa kanya. Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa
ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at ng turo ng mga propeta. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Pananalangin, mga kapatid, yan ang ating narinig sa ating mga pagbasa sa araw na ito, Huwebes, sa unang linggo ng Kwaresma. Pananalangin, pagdadasal na siyang isa sa tatlong mga pangunahing gawain natin sa Kwaresma bilang tanda ng ating pagnanais na talikuran ang mga masasamang bagay na ating ginagawa at magbagong buhay. Pero effective ba talaga ang pagdadasal, mga kapatid? Ano ba ang pagdadasal? Wala namang nangyayari doon sa hinihingi ko kay Lord. Bagsak pa rin ako sa board exam. O di kaya, wala pa rin akong perang pampa-enroll sa aking mga anak. Alam niyo, mga kapatid, madalas kasi ginagawa nating genie ang Diyos. Lord, bigyan niyo po ako ng bahay. Lord, bigyan niyo po ako ng kotse. Lord, bigyan niyo po ako ng maraming pera. O mas realistic, Lord, pagod na ako. Tulungan niyo po kami na maahon mula sa kahirapan. Mga kapatid, alalahanin natin na ang pagdadasal ay para tayo ay magkaroon ng puso na matutong tanggapin at gawin ang ninanais ng Panginoong Diyos sa ating buhay. Para tayo ay maturuan sa tamang landas na maging bukas ang ating mga puso at isipan sa kalooban ng Diyos. Sa unang pagbasa, narinig natin ang panalangin ng reynang si Esther para iligtas ang kanyang mga kababayang Hudyo mula sa mga taong nagnanais na sila ay parusahan at patayin. Si Haman ang gumawa ng plano kasi nagalit siya, mga kapatid. Ito kasing si Mordecai na pinsan ni Esther at siyang nag-alaga kay Esther, ayaw niya na magbaw kay Haman sa harap ni Haman. Kaya si Haman ay nainsulto at naisip niya na dahil dito sa ginawa ni Mordecai, ipapatay ang lahat ng mga Hudyo sa pinagharian ni Haring Ahasuerus. Sobrang nagdadalamhati si Esther, mga kapatid, pero siya ay namuhay ng tapat sa Diyos at naniniwala na iligtas sila ng Diyos dahil siya ay naniniwala na ang nais ng Diyos ay ang kanilang kaginhawahan. Kung piliin lang sana nilang sumunod sa Diyos. Pero dito sa kanyang pagdadasal, mga kapatid, siya ay nabigyan ng lakas na harapin ang hari at siya ay pinagbigyan ng hari at naligtas ang mga Hudyo habang itong si Haman ang siyang pinarusahan at pinapatay ng hari. Sa ating ebanghelyo ang sabi, humingi ka lang at ito ay ibibigay sa iyo. Kumatok ka at ikaw ay pagbubuksan. Maghanap ka at ito'y iyong makikita. Ito'y iyong masisilayan. Ito ang pangako ng Diyos para sa atin. Nakikinig po ang Diyos, mga kapatid, pero nasa atin kung tanggapin natin ang kanyang sagot sa ating mga panalangin. At kapag ayaw natin sa sagot niya, huwag nating sisihin ang ating Panginoong Diyos. Ginawa na niya ang kanyang parte para tayo ay makaranas ng kaginawahan. Kaso, di natin pinili. Iba ang landas na pinili natin
ang landas na masarap, masaya, bongga, pero sa dulo ay nandun pala ang impyerno. Kumatok ka at ikaw ay pagbubuksan ng Diyos. Humanap ka at makikita mo ang Diyos. Humingi ka at ibibigay ng Diyos sa iyo ng Diyos ang kung ano ang nararapat, hindi necessarily ang kung ano ang gusto natin. Ipagdasal natin sa misang ito, mga kapatid, na harinawa tayo ay bigyan ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno ng isang pusong marunong makinig at gumawa sa kung ano ang dapat at kung ano ang ninanais ng Diyos para sa atin. Nang tunay nating maranasan ang kaginawahang ipinangako niya sa atin. Hari nawa. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nangako si Jesus, humingi at kayo'y bibigyan. Lumapit tayo sa ating Amang nasa langit nang may pag-asa at tiwalang katulad ng panalangin ng Panginoon. Sa bawat panalangin ating itutugon, butihing Ama, tumugon ka sa amin. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Sa buong simbahan, sa daigdig naway lumaganap ang mataimtim na pananalangin. Manalangin tayo. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Ang mga taong nalululong sa masasamang bisyo at nasa sadlak sa kasalanan, naway humingi ng kapatawaran. Manalangin tayo. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Tayo naway manatili sa pananalangin kahit tayo ay pinanghihinaan ng loob dahil sa mga kabiguan sa buhay. Manalangin tayo. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Ang mga may sakit, naway makita ang kahulugan ng kanilang pagtitiis sa kanilang karamdaman. Manalangin tayo. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Sa katahimikan ng ating mga puso, dalhin natin sa ating mahal na Poong Jesus Nazareno ang ating mga personal na kahilingan at ang mga panalangin ng mga kapatid nating humihingi ng pagdadasal sa atin. Manalangin tayo. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Ama naming nasa langit, pinasasalamatan ka namin sa pagdinig mo sa aming mga kahilingan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha,
maging kalugod-lugod nawa ang aming panalangin at mga alay na aming inihahain, upang paunlakan mo ang aming pagdulog at ang kalooban namin ay maakit sa iyo ng lubos. Sa pamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaisa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino't yaman, para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay,
nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabika ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad tayong inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang nawa ako ng katawan ng dugo ni Kristo hanggang sa buhay ng nanghanggaan. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay ang kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister.
Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami ay pinapakinabang mo
sa inihain para sa kapatawaran at kagalingan ng tao. Ipagkaloob mo ngayon at sa hinaharap ang idinulot nitong walang maliw na lunas sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Puong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong tinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,